Okay, anong pangalan mo? Si Lindo po. Taga saan ka? Taga Candela location po. Okay. First time mo pumunta na Marinduque? Opo. Kailan ka pa dumating na Marinduque? Kasi pa-aring na araw lang po kami dito, ma'am. Okay. Sino yung kami? Kami po nung kasama ko. Ilan ang kasama mo? Bali, lima lang po. Taga Quezon din? Opo. Ba't napunta kayo na Marinduque? Kuwan lang po ng trabaho, ma'am. Sinong kumuha sa inyo sa trabaho? Politiko? Political yung layunin dun eh. Kaya binugbog yung si Mr. Esplana. Sino kumuha sa inyo yung politiko? Hindi ko kumukilala eh. May leader kayo, hindi ikaw ang leader, no? Hindi po. Oh, okay. Nung nahuli ka kasi may dala kang mga armas. Saan galing yung armas na yun? Dito sa Marinduque o galing rin sa labas? Yung armas mo. Saan galing yung mga armas niyo? Galing ba siya sa Quezon? O dito sa Marinduque kayo inarmasan? Hindi ka nakukonsensya na yung Marinduque isang tahimik na lalawigan, then gumagawa kayo ng ganito sa lalawigan namin? Ha? Eh, hindi, ikaw, wala ka bang pamilya? Meron po, ma'am. May anak ka? Meron po. Paano, anong damdamin mo na nakakasakit kayo ng lalaki na may sarili ring pamilya? Nasaan ka nung ginagawa yun? Nung binubugbog si Mr. Estlana, saka ultimo sinakapitan, nasaan ka? Isa ka ba dun sa nasa loob sa bahay? Hindi po, ma'am. Wala po akong alam dun. Nasaan ka nung time na yun? May dala kang armas eh. Nakabantay ka ba? Ikaw ba yung isa nasa labas sa bahay o nasa loob ka ng bahay? Hindi, nasaan ka? Hindi na po, ma'am. Kung sasalita muna, ma'am. Kasi po, ma'am, makalala lang po akong makakakuan. Unawain na lang po sa aranyo ko, ma'am. Oh, sige. Pero ang tanong ko, hindi kayo nakukonsensya na nananakit kayo ng kapwa ninyo? Wala naman po ako, ma'am. Sinaktan, ma'am. Okay. Pero yung mga armas mo, para saan yung armas mo? Kung hindi niyo planong manakit? Wala po, ma'am. Kung alam po dun, ma'am. Na-kumpiskahan ka na armas, eh. Saka na lang po ako magsasalita, ma'am. Pasensya na po kayo. Oh, sige. Anyway, salamat.